Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon at marapat nating alalahanin sa ating pagninilay ngayong araw na ito yung tinatawag po natin na pagiging imahe natin ng Diyos. At dahil tayo imahe ng Diyos, tayo ay nabibilang sa Diyos. Ito po yung konteksto ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Nang sinabi ni Jesus, ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Nung unang panahon po, ang sa tinatawag natin na the first century Palestine, ang mga Hudyo, sila po ay nasasakop ng Imperyong Romano. At dahil po sila ay nasasakop ng Imperyong Romano, sila ay nagbabayad ng tax sa Romano. At para sa kanila, may mga tao na hindi ito matanggap, lalo na yung mga tinatawag nilang revolutionary. Sila ay mga nagre-rebelde sapagkat bakit tayo magbabayad ng buwis sa mga tao na silang nang aalipin sa atin? Kaya nga po, ito yung ginamit nila na panghulik sapagkat gusto nilang pabagsakin si Jesus. Matatanda nito po, nitong mga nakaraang araw, napakatindi ng mga salitang binitawan ni Jesus laban sa mga eskriba at pariseo nang sinabi niya, "Woe to you, scribes and Pharisees! Asaaban ninyo mga eskriba at mga pariseo." Napakasakit, napakatalas ng mga salita ni Jesus. Kaya naman, simula noon, naghahanap na sila ng pamamaraan paano nila mahuhuli at maibabagsak si Jesus. Dumating na nga ang pagkakataon na ito. Tinanong nila si Jesus, dapat ba na magbayad ng buwis sa imperyo ng Romano? Alam niyo po, napaka-tricky ng sagot na ito. Sapagkat, unang-una, tatandaan po natin na kung sasabihin ni Jesus na magbayad tayo ng buwis sa mga imperyo, sa imperyo ng Romano, aba, madali siyang sasabihin ng mga Hudyo na ikaw ay traidor sa bayan ng Israel sapagkat kakampi ka ng mga umaalipin sa atin. At alam niyo po din, ito pong silver coin, itong coin na nadodoon nakatatak yung mukha ni Cesar. Katulad, parang imagine niyo po yung ating mga piso, mga barya natin, na andyan yung mga mukha ng ating mga bayani. Doon po noona, ang nakalagay po doon ay yung mukha ng Cesar. At ang nakalagay pa po doon ay Cesar Tiberius, son of divine Augustus. At para po sa kanila, that wordings, iyon po ay very scandalous at the same time, ito po ay blasphemous. Sapagkat alam nila, iisa lamang ang Diyos, ay dinadakila at parabang anak ng isang dakilang Diyos, itong si Cesar. Kaya para sa kanila, nako, ito ay isang blasphemous. Kaya nga, walang kawala si Jesus sa kanila. Pag sinabi ni Jesus, magbayad ka ng buwis, kaaway ka ng mga Hudyo. Pag sinabi naman ni Jesus, huwag kang magbayad ng buwis, magagalit naman sa kanya ang imperyo ng Romano at sasabing ito ay naghihimagsik. Either way, walang lulusutan si Jesus. Pero hindi nila alam, mas matalino si Jesus. Kaya anong sabi niya? Humingi siya ng isang piraso ng barya. At sabi niya, sino ba ang nasa larawan dito? Si Cesar po. Kaya ang sabi niya, ibigay mo sa Cesar ang para sa Cesar at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Sino bang mukha ang nakalagay doon? Sa Cesar. Kung ang nakatatak na mukha dito ay sa Cesar, ibigay mo sa kanya sapagkat yan ay nabibilang sa kanya. At kung ano yung nakatatak na para sa Diyos, ibigay mo ang para sa Diyos. Mga kapatid, babalik tayo doon sa ating pagninilay
sa aklat ng Genesis na sinasabi na tayong lahat ay mga nilikha na kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, tayo na nilikha na kawangis ng Diyos, na tinatakan ng imahe ng Diyos, tayo ay nabibilang sa Diyos. Kaya nga, para bang sinasabi ni Jesus, ang pera, ibigay mo sa kanila. Kanila yan. Pero kayo, na tinatakan sa larawan ng Diyos, nabibilang sa akin. At alam na alam ito ng mga tagatuligsa ni Jesus, sapagkat sila'y mga tinaguriang dalubhasa sa batas at saka sa mabuting kasulatan. Alam na alam nila ito. Kaya wala na sila pang naireklamo kay Jesus, sapagkat alam nila, babalik sa kanila ang kanilang gustong paghuli kay Jesus, sapagkat kitang-kita na ipinapaalala nila ni Jesus sa kanila, kayo ay nabibilang sa Diyos. Mga kapatid, ito nga po ang aking pasimula ng pagninilay kanina para sa ating lahat. Alalahanin natin na tayo ay nabibilang sa Diyos. Tinatakan tayo ng imahe ng Diyos. Kanino tayo kalarawan? Sino dapat ang ating iniidolo? Sino dapat ang ating pinagpipilitan na maging kamukha? Kamukha tayo ng Diyos. Alam niyo po, sa social media, nauuso yung mga paglalagay ng mga larawan. Nakalagay, halimbawa, si Joel, bago maligo. Tapos, biglang magiging larawan ng isang artista. Si Joel, pagkatapos maligo. Kaya nga minsan, nagko-comment ako doon, sabi ko, ay siya, kada oras maligo ka. Para mag-iba ang iyong itsura. Mga kapatid, tayo ay kawangis ng Diyos. Sa lingwahe ng mga millennials, huwag mong gawing peg ang kung sino pa mang sikat at artista. Huwag nating gawing modelo kung sino pa man ang tao dito sa mundo. Ang gagawin nating modelo, o yung sa lingwahe ng mga kabataan, yung ipepeg mo bilang ninanais mong maging kawangis, naway walang iba kung hindi ang Diyos. Mga kapatid, kung merong isang maganda na naging dahilan na idulot ng pandemyang ito, ito yung nawalang saysay ang kung ano man ang itsura ng ating mukha. Bakit ho? Kita nyo, hindi ko nakita sa inyo kung sino ang may magandang mukha. Pare-pareho lamang tayo. Kasi lahat naman tayo nakamask. Lahat tayo nakamask. Sabi ko nga sa mga babae na binibiro ko, huwag na kayong mag-lipstick. Sayang lang ang lipstick nyo. Kasi tinatakpan nyo din lamang naman. Hindi din naman kita. Ano? Pabiro po yun. Pero what I'm trying to say is, itong nangyayari sa atin, isang paalala sa atin, na ang pagtatakip natin ng mukha ay nangangahulugang iisa na lamang dapat ang ating itsura. At ito ay walang iba kung hindi ang pagiging itsura ng Diyos. We belong to God. Nabibilang tayo sa Diyos. Ibigay ang para sa Diyos at ibigay ang para sa Cesar. Marahil, naririnig niyo po palagi itong mga argumento tungkol sa kung papaanong dapat daw magkahiwalay ang simbahan at ang ating gobyerno. Yan, lagi pong kinikriticize na ang simbahan daw ay masyadong nakikialam sa ating gobyerno o masyadong nagkukomento. Ano ho? Pero mga kapatid, ang ating simbahan hindi po nakakalimutan kung ano ba at hanggang saan yung ating pangangaral. Sapagkat ang inaalagaan natin ng ating simbahan, ng ating mga kaparian, ay yung kaluluwa ng isang tao na pwedeng maligaw. Sapagkat ang kaluluwa ng isang tao
ay nabibilang sa Diyos. Sabi nga po, we always speak in terms of morals. In terms of morality and in terms of the truth about our faith. Pero kung kami man ay nagsasalita din sa iba pang mga makamundong bagay, sapagkat tatandaan natin, ibinibigay din natin ang para kay Cesar. Kami, tayong lahat, ay mamamayan ng langit at the same time, mamamayan tayo dito sa mundo. Yung ating mga ginagawa para sa lipunan, para sa paglago ng ating lipunan, para sa pagtulong natin sa ating kapwa, para sa pakikiisa natin sa ating pamahalaan, lahat po ito'y ating ginagawa dahil mamamayan tayo ng mundo na ito. At may tungkulin tayo. Tayo ay responsable dapat na mamamayan ng mundong ito. Paano natin iingatan ang ating kalikasan? Paano natin iingatan ang ating kapaligiran? Paano tayo tutulong para makamit ang kapayapaan ng ating lipunan? Paano tayo tutulong upang pumili ng isang mabuting leader ng ating mamamayan? Lahat ng ito ay tungkulin natin bilang mamamayan dito sa mundong ibabaw. Pero, huwag din sana nating kalilimutan na tayo ay nabibilang din sa langit. Mamamayan din tayo sa langit. Kaya naman, hindi natin sana kalilimutan na tayo ay nabibilang sa Diyos una at higit sa lahat. Huwag nating hayaan na itong ating mga ginagawa dito sa mundong ito ay magiging pamamaraan ng ating pagtataksil bilang mamamayan ng ating langit. Kasi kung minsan, mas pinapahalagahan natin o nakakalimutan natin na tayo ay mamamayan ng langit. Nagiging taliwas yung ating ginagawa sa mundo sa ating dapat ginagawa bilang anak ng Diyos. May mga pagkakataon po na magkakaroon ng pagtutunggalian. Magkakaroon ng pagtutunggalian yung ating ginagawa bilang mamamayan ng mundo at bilang mamamayan ng langit. At sa pagkakataon na nagkakaroon ng pagtutunggalian, seemingly, actually, wala naman talagang pagtutunggalian eh, kung nauunawaan natin ang tama at dapat nating gawin. But in times of dilemma, and in times when there is seemingly struggle, or seemingly dualism between a citizen of heaven and citizen of this world, sana lagi nating pipiliin kung ano yung tungkulin natin bilang mamamayan ng langit. Sapagkat sa mundong ito, pansamantala lamang tayo. Sa mundong ito, panandalian lamang tayo. Ang tunay nating pupuntahan ay walang iba kung hindi ang langit sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo man ay nagpapakabuti bilang mamamayan ng mundong ito, ito'y ginagawa natin upang tayo ay maging karapat-dapat na maging kaisa ng Diyos doon sa langit. Mga minamahal kong kapatid, huwag na natin sanang dadayain ang Diyos. Kuminsan, nakikita natin, dinadaya natin ang Cesar. Dinadaya natin ang mundo. Dinadaya natin ang gobyerno, in a sense. Pero sana naman, huwag nating dadayain ang Diyos. Ibigay ang sa Diyos na para sa Diyos. Ibigay ang sa Cesar na para sa Cesar. Kung tayo ay nagsusumikap maging mabuting mamamayan ng mundong ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis, sa pamamagitan ng pakikiisa, pag-practice ng ating tinatawag na right of suffrage o pagboto, sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa mga programa ng ating gobyerno, ng ating pamayanan, ng ating pamahalaan. Dapat lamang po yun. Tama yun. Suportahan natin ang ating gobyerno. Pero sana, huwag din nating kakalimutang gampanan ang ating tungkulin na para sa Diyos. Sa isang simple at ordinaryong halimbawa na nga lamang po, yung isang oras na
ilalaan natin para sa Diyos, kung minsan dinadaya pa natin ang Diyos. Ang Diyos na nagkaloob sa atin ng panahon, dinadaya pa natin, hindi pa natin maibigay yung karampatang para sa Diyos. Marami mga tao, dasal ng dasal sa Diyos. Panginoon, tulungan mo naman po akong makapasa sa exam. Para naman magkatrabaho ko ng mabuti, makapag-aral ng mabuti, ibinigay ng Diyos. Pero yung para sa Diyos, hindi na muli ibinabalik para sa Diyos. Nung makapasa, wala na. Hindi mo na nakita. Nung bago mag-exam, nako, linggo-linggo, nagsisimba. May pa-bless pa ng kanyang lapis na gagamitin sa exam. Nung makapasa, yung para sa Diyos, nakalimutan na, na ibalik sa Diyos. Anong sabi, Lord, bigyan mo lamang kami ng anak at kami i-dedicate namin sa inyo. Nung binigyan ng Diyos ng anak, nakalimutan na, hindi na din nagsimba. Nakalimutan ang para sa Diyos. What I'm saying here is, mga kapatid, ang Diyos naman hindi nagkukulang sa atin na ibigay ang sa palagay niya ay para sa atin, kahit na nga hindi tayo karapat dapat tumanggap nito, ibinibigay pa rin ito ng Diyos para sa atin. Pero sana naman, ang para sa Diyos, ibigay natin ang nararapat para sa Kanya. Tayong mga Katoliko, kuminsan, ang gusto natin, tayo ay receivers lamang. Gusto natin, tanggap lamang tayo ng tanggap. Pero pag nakatanggap na tayo, hindi na tayo marunong magbalik ng karampatang para sa Diyos. Ito po ang hamon sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Nabibilang tayo sa Diyos. Tayo ay para sa Diyos. Bagamat tayo ay mamamayan sa ating mundo, ultimately, tayo ay para sa Diyos. Kung nagpapakabuti tayo bilang mamamayan ng mundong ito at ginagawa natin ang ating tungkulin para sa mundong ito, sana higit sa lahat, huwag din nating kalimutan ang ating tungkulin na para sa Diyos. Ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos.